WIZ. Programang sasakulin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karampol sa TWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karampol sa TWIZ. Programang pwede kang mag-usap. Pinakwenaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista. At ang programang Karampol sa TWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, Joel Aksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, twiz882am.com. Dito maaari niyong i-download ang TWIZ app para sa iOS at sa Android phone. Live din po kami sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook page at saka si YouTube, live streaming po kami. Don't forget, like, share, follow, subscribe, and join our very exciting comment section. Para dun sa mga nakikinig sa amin sa radyo, pwede kayo mag-participate sa discussion via our text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Napapanood din po kami sa aming digital free TV, Alio 23. On Sky Cable, nasa Channel 72. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27 kami. At sa GMA Afford the Box, we're on Channel 25. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Rescan lang po para lumitaw ang Alio 23. Ganang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Pero meron akong hindi babatiin. Hindi naman niya birthday, batiin ko na. May bisita tayo, turismo, yan na dadagdag sa ilan na ba? 2 million ni Secretary Frasco. Si William Manansala, Dr. William Manansala, galing sa Rochester, New York. US. Nasa Bohol ngayon, sa Panglao. Hi William, enjoy. Dala niya ang party. Yan, sana dinala mo maraming party para talagang dumami ang aming tourism arrivals. Huwag natin batiin si Yusek Epidensing. Birthday ba ni Epindia? Hindi. Eh, nakikinig daw siya eh. Hindi huwag natin batiin. Di ka namin binabate, Yusek. DepEd, Yusek. Epidensi. Ito totoong birthday ito. Totoong birthday. Si Philip. Philip Lopez. Maligayang bati sa inyong karawan. Pacific products. May babatiin ako, nakilala ko kahapon kasi nagpa-lunch ang Ayala Land sa mga property editors. Nakilala ko si, sabi ko, Tinagalog ko siya eh, kasi hindi masyado maano sa Tagalog to eh. Si Marisa Sobel, anak ni Jaime Augusto Sobel. Siyang Sustainability Senior Vice President. Sustainability, ah? Oh, Marisa, you have to learn Tagalog if you're going to watch Karambola. So, eto na. Sinare ko pa sa ano mo, sa Facebook mo. Ano ibig sabihin daw ng sustainability? Sustainability. So, matindi ang sustainability vision niya para sa Ayala Land. Oh, ano daw? Basically, climate. Maraming climate change ako narinig. Pero marami din tungkol sa IP relations. Yeah. Hindi, mahilig people, sila. Oh. Yung grupo na yun. Uh-oh. Yung Sobel Group. Grabe yung lunch na yun, bro. I haven't seen a conglomeration of Harvard, Wharton graduates na mga... na mga, well, hindi pa pinapanganak nung ako yung nasa business day pa tayo, nandun na. Grabe. Patay tayo doon. Tapos pinag-uusapan namin, kumukuha ka ng mga graduates mula sa, ano yan, yung pamantasan. PUP, pamantasan. Hindi naniniwala Ayala doon, bro. Kailangan Wharton, kailangan Harvard. Patay. Kaya nga, patay. Hindi naman. Eh paano lahat, Wharton? Pati Claire? Yung buong restaurant, pare. Wharton, hindi. Pero, ay Jeanette Japson, ang bago nilang Ali. Hindi nyo naman napagkwentuhan yung tubig. Hindi, pare, wala sa Ali yun. Hindi. Hindi muna. They were starting the issue, bro. That is Ayala Land. Ang pinag-usapan nila yung national development. Townships. Yung food terminal, hindi nyo naman napagpenta. Actually, may na nag-U-turn yung, subway papunta sa food terminal. U-turn ba yun? Hindi daw. U-turn. Pero galing sa reclaimed area. Loop back. Bumalik. Pero scoop ito ha, binanggit din ni Ma'am Mehan D, ang bagong ano nila. Hindi naman bago, dati ng president ng Ali. Magkakaroon ng ramp mula sa Skyway papasok ng Arca South. Then, at saka sa Slicks. Oh, then, hindi. Plus the subway at yung tren. Yung... Meron ako chismis. Kaya they will be a hub. Meron ako chismis. Arca South. Nung na-bid out yung food terminal. Mm. Diba? Ang dami nag-bid.
Lahat ng malalaking real estate. Mm. Okay. Ang matindi dyan, itinago yung feature na may plano i-connect yan sa SLEX. Mm-mm. Tinago yun. Therefore, sabi ng mga iba nagbid, mayor, alam namin yan, aggressive ang bid namin. Oh. Yan. Minsan yung sinasabi ni Jonat na kasama nagkakataguan. Kasama sa negosyasyon yun. Yeah, kung nagkakataguan pero, ng mga terms of reference. Pero here's the... Nawawala yung mga... Story, sabi ni Miss D. Oh. So nagkakadayaan sa bidding. Yung right of way. Hanggang ngayon meron pa. Kasi meron daw yung veterans... yes. They bit the bullet. Sige, kasi sila lang magbabaya daw ng rampa at nung papasok. Papuntaan, ha? Doon sa Arca South. Arca South. Hindi, sino ba magbabayad sa loob-loob ko? Oh. Sila na. They will pay for it. But when the construction is, hindi pa nasa. Sabi lang yun. Eh yung MCX eh. Yung MCX daw eh, sila sagot nila eh. Fully private sector. Mm-hmm. Anong katapos-tapusan? Si panahon ni Pinoy. Yung pala eh. Abono ang gobyerno. Ang huling estimate na rinig ko, 500 million. Ooh. Anong klaseng PPP yun? Yun ang unang-unang PPP. Mayroon sila sa ganon. Mayroon sila sa ganon. These were the top guys of Ayala Land. So I'm holding them to their word. Pero tama ka. Maaaring magbago pa sa negosyasyon yan. Ano yan? Implementation. I hope. I just hope that they will be as aggressive in developing these so-called townships in those areas as in developing agri-processing in other areas. Take over na ngayon food terminal. Anyway, they're going to take over this in about 50 years. Pero maganda real estate, real estate din. Pero maganda kay maganda kay Miss Mayan eh. Kasi ala, kilala mo naman ako, di later nung after the lunch, I sprang on her the question na aren't you converting farmlands into townships? Crescendo sa Tarlac. Napatingin siya sa akin na pinakain na kita eh, kumakatanong siguro. Pero then she answered naman na kami naman eh, we're not doing that. We're just looking for clarity with regards to land use and then we do it accordingly. But we do not convert they do not convert. Some other people convert it for them. Because it's the municipality. Tapos pagbenta sa kanila, pag take over nila, converted. Hindi sila yun. They're not the pinakonvert muna nila. Yes, yes. Which is happening right now in many farmlands in Cavite. Lahat sila, yung mga developers na yan. Magmula sa... The LGU paves the way muna. No, LGU plus some other sub-operators. At saka kayo nagtataas ang presyo ng mga lupa-lupa ron. Nagkakaroon ng problema. So even the development of yung mga road network, etc. for government, tumataas na rin. Kasi you have to take care of the others eh. Mm-hmm. Ganun ang nangyari. Like for example, Maragondon, ha? Maragondon is the rice land. Cavite. Ang lalaki ng mga rice areas dyan. Wala, ano na yan? Yung babakuran na lahat yung mga rice land doon. Ganun ang pinakamalaking nakuha dyan sa Cavite, yung Villar Group. Sila malaki dyan talaga. Yeah. Si Mariana, you have to understand Tagalog. Yes. Aral ka. Pero thank you. Siya, magiging masugid na taga-subaybay na daw siya. Hindi mabuti. Para mag-ano rin. Para bumaba naman ang rates ng tubig. Oo. Ah, hindi daw niya hawak. Ah, hindi niya hawak yun. Ah, ganun. Galing siyang BPI, marketing head. Then ngayon nasa Ayala. And then of course, kagaya na yung Hacienda Loc. Loc. Hacienda Langas. Sa Batangas. Ano coastal yan. Coastal. Ano yan? SM, ano rin yan. Problema din yan. Camilo Coast. Coast. Carpable areas yan at lahat. Ang alam ko, reservation yan. Iba yung reservation. Yung reservation is another area which is also malapit doon. Malapit doon. Yung that's the marine reservation. So, medyo ano yan? Ay, yung grazing land nila, Governor Miggs. Iba pa yan. Iba pa yun. Governor Miggs, good morning. Oo. Maraming ganun sa ngayon. I think ang nangyayari sa ngayon, hinahabol, tinitignan nila, ginugoogle nila lahat. Saan ba itong mga areas na ito na binigyan ng mga forest land management, mga ganun. Tinitignan nila lahat yan ngayon. Ito ba mga ito? Pwede ba itong mga ito? But here's the thing, I repeated that quote. Forest land na ko-convert?
Tourist land, okay. Forest land. Ah, forest, land. Forest, forest. Oh, of course. Ay, mayon, parang masungi, ganun. Nag-ano, nababago yung mga protected ano. Protected area ang masungi. Nababago yung, ah, hindi, ito lang talaga yan eh. Yung muhon nawawala. Ayan, yung mga movable muhon. Movable? Hmm. Hindi naman maiiwasan yan real estate development. Kasama po yan sa economic development. Okay lang. Pero, however, pero ang problema na atin, yung real estate development natin, eh na tatabunan na yung ating agriculture. Convert ng convert, nasisira na yung agriculture because of that. Okay? So, kailangan po magbago ng direksyon. Mm-hmm. Ang ating real estate development, gayahin natin yung ibang bayan. Mm-hmm. Ang sinasabi kasi nila, eh saan kami magde-develop? Marami po eh. Ay di magkaroon nung vertical po kayo. Kasi, redevelopment, gentrification. Ganyan, yung mga ganyan. At saka, sa syudad. Doon sa ibang areas, they work around eh. They work around. Yeah. Kung ganito, designated na farmland dyan, you work around the farmland. Correct. Hindi pa na i-takeover. Conversions. Mm. Yan, kailangan daw yan, para magbago yan, kailangan na amendahan ng constitution. Look, pag iniwasan mo yon yung nila land bank po, baka kunin lang iba. Yun na nga yun. Hindi nga, pero kung may permanent. Permanent yun eh. Na sinabi ng land use sa batas. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Kahit sino, wala makakakuha no. Hindi, tsaka yung mga existing. Okay. Ayusin nyo na. Except commercial and residential areas. Yeah, eh, sobrang crying for example, redevelopment. Example, Intramuros. Yung Intramuros. Uy, sayang, ang daming areas na. No? Yung tabi ng BGC. Paligid ng BGC. Paligid ng BGC. Paligid ng BGC. Grabe. Oh. Eh, Makati mismo. Oh. Yung hindi Ayala Park. Ng Makati. Eh, blighted. Oh, the area surrounding the city jail. Oh. Ganun eh. So, nandiyan po, dapat kailangan magbago ang ating real estate direction. Hindi pwedeng agriculture, hindi pwedeng agricultural land. Ang kinukunin. Or forest land. Yan yung sustainability, sabi mo kayo. Hindi, yun ang sinabi ko kay Maria. Tapos, pag nag-develop, dapat kasama lahat. Hindi lang yung building. Dapat kasama yung garbage. Everything, sewerage, etc. Sewerage. Mag-uhin daw muna yung saligang batas bago. Kailangan daw mag-uhin yung saligang batas. Kaya meron ng TV ads. Foreign ownership. Ang lupit ng TV ads, ha? May umako na. Sino daw ang napapalabas ng TV ads? Gana at yan sa law office. Sino ang client? Sina Alex Abisado? Sinong client? Hindi pinakita eh. Ba't di siya yan? Siyempre, you cannot, ano? You cannot disclose. Kasi kumukuha ng pera. According to them, sila. Sila daw. So it's the law firm. Pera private nila? Private initiative. Oh! At nagsasalita altruistic. Si altruistic. Si attorney Alex. Si Alex. Alex. Si Alex. So if you really, they are of the belief that it is time for this kind of activity. Kasi 30 years, more than 30 years na yan eh. Oh, we have to keep up with the times. Hindi naman what's sila naihirin. Yung ad naman, napaka-hard sell naman nung ad. Hindi naman. EDSA Puera. Hindi, pati yung video. EDSA Power. Play on EDSA Power. EDSA Puera. Pero na-puera daw sa EDSA because of the constitution. Medyo ano din eh, motherhood. Well, not naman motherhood. Pero medyo nakaka-disturb yung ibang ano. So yung sa education, of course, tina-target nila yung nationalized na provisions, nationalization provisions ng saligang batas, including land ownership. Yes. Kasi hindi daw pinapayaga ng 1987 Constitution yung foreign ownership ng lupa. Ayan, yan ang real estate na dyan. Tinatali, siyempre, ng ibang tao yung ads na ito doon sa umiikot na petisyon. Unfortunately, ayaw diretso ni Attorney Alex na they have anything to do with with the ongoing petition. Kasi iba yung pangalan na naka-appeal doon. Abogado din. Si Attorney Anthony Abad. Anthony Abad. Dating NFA, panahon ni Gloria. Yan yung pinagagalita sa telepono in public. Ah, siya ba yun? Di ba? I told you.
sabi ni Jimmy. Buti sa phone, hindi siya nahagisan. Well, pero, anyway, same po nung ads. We have to be very consistent in saying these things. Mm. Number one, every administration has its chair. Okay, number one yon. In other words, all of these administrations, one way or the other, they found it necessary to discuss the constitution all over again. But I remember the president saying na hindi niya priority ng constitution. In public, he said that. He emphasized that. No, we're not talking about the president. We are talking about people. Let us not confuse this issue. The president at this time maintains na that's not his priority. Iba itong mga taon to. Pero sabi nila, nung ad, yun daw ad, ang nagpa-ad niyan, mga farmers. Sinakabat. Students, and local businessmen. Local businessmen. Yun ang sabi nung ad . Yung, by the way, yung isa sa mga placards na edukasyon. Hindi lang yun. Investment. Globalization. Investment. Global investment. Mm. Globalization. Hindi kaya si favorite columnist ko. Baka sama siya. Pwede. Baka sama siya. Baka contributor. Trickle down. Pero hindi kasi, kailangan yata malinaw na one might not have, well, one does not have to do that with the other kasi misleading siya. Magiging misleading kung yung ads na yon ay tungo dun sa petition. Magkaiba kasi yan. Yung People's Initiative expands the power of Congress. Itong gusto nilang pagbabago have nothing to do with that. Mm. Wala ah. May targeted specific provisions. Kahit na farmers, students, and businessmen. Especially dahil farmers, students, businessmen. Now, and possibly, sila daw kasi ang nawawalan. Tama. Dahil sa na-constitution. Tama si Trixie. Kaya ba ito? Yung kasi petition, yung pinipirmahan ngayon is People's Initiative. People's Initiative is about how to amend the constitution, how to go about it. Actually, how to do it quickly. Yes, the proceso. So yung ads na yun, ang aim nun is to gather more signatures. Well, in the ultimate, if you analyze it, bakit ka magpapa-ad? Sa public. Yung ad, there is a signature campaign. Kung ako si Anthony, I get that. Of course, it's natural. Yan ang link. Kung ako nga si Anthony, magagalit ako . Bakit? Anthony Abad, magagalit ako. Bakit yung sinasama yung pirma, tapos na yan? Or sabi, sakay lang kayo . Sumasakay lang kayo dito sa ano namin . Sumasakay sino? Sina pirma. Sina Alex. Pirma naman. Nag-ads na sila. Ba't kayo nag-ads? Ngayon, nagmumukha tuloy na yun yung na it's a ruse. Itong na pinag-usapan nila yan. Parang kunwari, parang yan yung kumpas ng orkestra. Para nagmumukha rin, ang daming pro. Hindi, kunwari, hindi kayo magkasama. Pero doon sa taas, may nagkukumpas sa inyo. Yan nga ang problema dyan. Kaya tuloy na kababahiran yung tungkol dyan sa gusto ba natin o hindi. At kung gusto natin baguhin ang constitution, whatever provisions are in this constitution. Ano ba ang paraan, John? Paraan, yan. Anong paraan? Dyan po nagkakagulo . Agreed naman tayo ng economic provisions ng constitution. Hindi talaga dapat nasa constitution yan. Ako disagree. Inscribed in stone. Disagree ako dyan. Para sa akin, it's not even an issue anymore. Mm-hmm. A Public Service Act, may negative list. Inayos na natin yan. Why are we doing this? Kasi kapag merong issue because of the constitution, like what happened in the petrochemical case, ang economic decisions, Supreme Court ang gumagawa because of the provision in the constitution. It's a specific project na nagkagulo sa lokasyon ng petrochemical. Mm. It's an economic decision. It's a management decision. Dahil sa provision ng constitution, nagkagulo. Ang nag-decide ang Supreme Court. Mm. 'Yun ang sinasabi. Doon nagsimula yan. Yung idea na bakit ang economic provisions nasa constitution. Okay? Ang nagdi-decide tuloy na economic issues, Supreme Court.
Instead of making it a management issue or business issue. Kasi ang tapos pinag-aralan nila. Nakita nila tayo lang yung constitution na ganoon. Na ganoon. Nang economic plan and everything. And as a constitution, sa ibang bayan po, bakit lang yan? Wala. And therefore, flexible sila. Mm. Okay? Madali nilang i-adjust. The difference So, everybody agreed. Government, academe, the think tanks. Okay. Eh baka dapat talagang tanggalin doon. Or at least pag-usapan. Pag-usapan. Ngayon, when it comes to how do we do that, nandyan po ang issue, nandyan ang gulo. Grabe yung gulo. Grabe yung gulo. Kasi kung ang paraan mo ay ura-urada, yes, hindi mapapag-usapan ng Lalo ang napapag-usapan po yung mga side issues. Halimbawa, saan galing yung pera? Wala na sa hulog yan. So yung si Lagman, sabi niya, may budget. 12 billion, etc. Yung budget, 12 billion, yan ang ginagamit nila pang sumul. Mga ganun eh. Sabi ni Comelec, nung pinropose namin yung budget, 17. Wala pa yan, chacha na yan eh. Paano mo masasabing decide yung... Absent daw si Manong Edsel. Bakit daw sinasabi? Ang gulo na. Iba na. Nasaan na issue? Nasira na yung discarte. May nag-predict nga na this is a sore point dun sa mga makabayan block with majority dito sa Congress. Let's see. I think it's a minor issue, pero it is an issue. Ne, ang sa akin, ha, there are certain provisions dyan, sa sinasabi ng economic provisions, na they're vaguely talking about. So, I get that. Sige, yung mga business ones, I get that. Pero things like land ownership, protection of education. Ano yung isa? Pangatlo yan. Well, issue yan, Trixie. Ano ba talaga just economic provisions? Ang dapat tanggalin. Precision. Yun. Reveal nyo, ano ba talaga ang purpose nitong And we can discuss all these lines. Discuss that in the Constituent Assembly. Or Constitutional Convention. Constitutional Convention. Do not discuss it here now. Kasi pagdating ng Constituent Assembly or Constitutional Convention, you can discuss anything under the sun eh. Decide first how we are going to do this. Yes. Kasi... At the same time, at the same time, please be advised. May plebiscite ito. In other words, you can reject any and all. Tumbang ito. Nagkaroon tayo ng constitutional assembly or constitutional convention. Yes. And then inilagay nila lahat yung gusto natin. Pwedeng ma-reject yan. Pwedeng no. Puntahan muna natin how to go about it because as they mentioned, kailangan ito because we are not getting there in terms of access, etc. and everything. Mm-hmm. Ito kasi ang daming embedded sa Constitution na kailangan palitan. Hindi natin napapalitan because we don't even know how to go about it properly. Yung ganon. We know but we don't know. Parang ganyan eh. Di ba? Hindi. Kaya nga, that's why nagiging issue. Kasi yung ads, ando na yung Kaya nga. Kaya nga, sa kumpas. Kumpas sa music, dapat yung ads. Kaya nga, background lang yan. Palagay ko wala sa plano. Wala sa plano yan. May nagmagaling lang. Sumasakay lang. Ang tanong, saan galing yung pera nyo? Yan. Kung ako nga si Anthony. Sino yung nagpo-pondo niyan? Kung ako nga si Anthony nga. Pangal siya, no? Ano ba? Huwag kayong makialam muna rito. Ano ba? Eh, nagpapagulo lang kayo. Baka yun ang purpose. Guluhin. Tsaka ano? Baka yun ang purpose niya. Playing coy. Sabotage. Sinasabotage. Tapos yung parang hindi pa categorically sabihin ni Alex, ni Attorney Alex na, no, we have nothing to do with, hindi, yung mga, kung ano-ano pa yung sinabi. Hindi walang categorical yes or no. Hindi ho galing sa Comelec yung pera. Ayun naman. Over. Yung sa Comelec kasi, yung 12 billion na yun, ang sabi po ni Chairman, Comelec Chairman, George Garcia, yung 12 billion daw na sinasabi ni Congressman Edsel Lagman,
na para dyan sa Chacha. Mm. Ang original daw po niyang proposal, ibalik lang kasi proposal nila na budget, tinastas ng Congress. Ng DBM. Originally nga 17. Pagdating sa Congress, ibinalik. Okay. Pero hindi na 17. Ang nakalagay po doon sa budget, yung pera na 12 billion na yan, pwedeng gamitin for recall initiatives, referendum, yung item and other electoral activities. Yeah. Therefore, technically, sabi ni Garcia, pwedeng gamitin. Mm. Pero hindi po ginagamit. Mm. That there lies the difference. Pwedeng gamitin, pero sabi niya, pero hindi ginagamit ngayon. O kasi dito sa Chacha. Yeah, hindi pa kasi sila. Hindi pa sila kasama eh. Yun na nga. Di ba, paano, sa pagka People's Initiative. Sabi ni Lagman kasi, yan ang ginagamit. Direkta na ni Lagman eh. Oh. Well, kaya, kailangan niyang patunayan yan. Di ba? Kung meron siyang assertion na wala yun sa batas. Para daw sa charter change yan. Kaya nga sinasabi tuloy sa kanya, Kuya naman, wala ka kasi. Nga. Ha? Absent ka, kasi. Absent ka nung pinag-uusapan niya. Kasi nga, pinag-aaralan niya itong Meron pang ako eh, na-anticipate ko yung bakbakan kasi nagpa-interview si chairman ng COMELEC, si Chairman George Garcia. Ang sabi niya, yung kaso daw ng, sino ba to? Yung second case, Lambino versus COMELEC daw, reversed. Defensor Santiago versus COMELEC. Yes. Teka, parang magkaiba tayo ng kaso ng binasa. Binalikan baka ko talaga. Baka nga magkaiba. Mali siya. Mali. That's very categorically sinabi ng Supreme Court, we will not revisit the Santiago case. Uh-huh. So we will resolve this without revisiting. And hindi talaga sila. So they did not reverse. Okay, malinaw yan. The Lambino case does not reverse the Santiago case. Pero, so, by saying that, sinasabi na ni COMELEC Chair, whatever petition is going to be filed, kung kumpleto yung mga signatures at na-verify ito ng mga local na COMELEC, tatanggapin nila yung petition and they will set it for referendum. Yes. Okay. Petition to the Supreme Court with prayer for temporary restraining order and prohibition, etc., is most likely going to be filed. In fact, nag-aanda na si Attorney Harry. Ayun. Oh, actually, yun ang sinasabi ni Raul. Kausap ko hapon eh. Raul Lambino. Ang sabi? Sabi niya, ayun na naman yan. Ang sinasabi ng COMELEC, basta kayo, okay kayo, in form and substance, ganito yung 3 tatanggapin and 12. Yan. Tatanggapin namin. That's it. Yung 3 and 12. Ngayon po, regarding yung mga allegation na ang ginagamit daw na pera dyan, yung mga pangayuda, halimbawa sa labor, yung tupad, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. Yung pangalan niyan po ay tupad. Yan daw po ang ginagamit na pera. Ang sabi po ni Secretary, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, yan daw pong allegation na ginagamit siyaan sa Chacha, hindi daw po, imposible daw. Hindi pwedeng gamitin yan. Kasi regular yun eh. Kasi regular activity. Pero tuloy-tuloy po ang pamimigay niyan. Yes. And one of the problems, it isn't so much the where the budget is coming from, yung mga tao on the ground na nagkukumbinsi para pumirma, sinasabi, gusto nyo ba yung tupad? Gusto nyo ba yung ayuda? Pumirma kayo rito. Pagka pumirma kayo, permanente na yan. Gusto nyo bang yumaman? Hindi daw, ang sabi nga ni Laguesma, hindi dapat yan. Hindi pwedeng, hindi dapat ginagawa. Meron pa, more on this later. Ang problema kasi, tama si Trixie, ang problema kasi, yun ba, parang itong firma versus itong sabong yan eh. Pinagaganon eh. So gumugulo yung usapan. But more on kasama rin po ang Department of Health daw. Yes, kasama na yung kanilang medical assistance program. Kinagamit din daw. Ano ba yan? 8:34 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balikan karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angrel. Gusto mo bumili ng anti-submarine
armament. Uy! Oy! Merong surprise! Aba! Make good his threats. Para ako nakakita ng ano. Ng ano? Multo? Hindi! Artista! Artista! Autograph! Good morning! Welcome! Nandito po si Attorney Larry Gadon. Larry Kidlat! Gadon! Hindi kaibigan na lahat! Hindi nagkakalat! Karapat dapat! Bumati ka muna, pare. Karambola team. At ako ay talagang natutuwa na nandito ako ngayon. And at least, ano, Larry, at least once a week, nagpapakita ka. Oo nga. Maraming regahan. As our guest. As guest. You are our guest. Importante yun, lalo na pag nagdadala ka ng adobo. Sarap, no? Ribs. Ribs. Adobo. Noon nga nagkasakit ako eh. At saka yung bago yung tinuro sa akin ni, ano, ni Boss Conrad. Ano? Yung kalyos. Ay! Pinerfect ko yan. Perfect yung kalyos ko. Aba, patunayan na. The best kalyos. The best kalyos in town. Universe. Nasaan na yun? Next time. Aya. Pare, nung ako yung may karamdaman, tinanong ako ni Larry, meron ka pa ba nitong gamot na ganito? Oo. Sabi ko, meron pa naman. Padala mo na lang adobong ribs. Gagaling na ako. Siguradong dadalin, gagaling na ako. Ano ba yung sinasabing yung no therapy? Ito, therapeutic value, guaranteed. Sobra therapeutic. Galing ka agad, guaranteed. Pag nakain niyo po yung adobo ribs ni Attorney Gadon, ito, saradong gagaling kayo. Hihingin namin, kung hindi ito masyadong secret, hihingin namin yung kanyang, ano, yung kanyang formula para, chin-chin! Ito, adobo ribs. Oo. Larry Gadon. Adobo ribs a la Larry Gadon. Yeah. Oh, gagawin ko yun, pero sikreto yun. Papadala ko sa inyo sa Viber natin. Yeah. yun. Okay. Kumusta po na? Eh, yung sinasabi po ng Comelec, meron na raw silang, balik tayo, pinag-uusapan namin, paring kidlat. Etong tsatse. Yung, na, meron na raw pong Comelec Resolution Number 10650. Okay. Na yan, lahat ng guidelines kung paano gawin niyang People's Initiative. Sundin nyo na lang daw yan. Okay? Pagkakamali kasi dati nung nag-PPI dati dyan, wala pa naman kasing implement, wala pang IRR. Vinoid yung 1997 IRR. So ngayon, nung Comelec, meron na raw sila. Nung 2006, wala. Diba yung kay Lambino, wala silang ano. Wala silang IRR. Ano yung sinasabi nung resolution? Ganito yan. Ang 10... resolution 1065 ba? 650. Dami ng resolution. Mm-hmm. So, it's basically an IRR. Do this, do that, file the petition, contents ng petition, how the signatures will be verified, what to do pagka ano, sino yung pipirma, yun, no? Expenses relative to the signature gathering cannot be funded by public sources. Okay, maraming ganyan. So, yung issuance ng certifications, etc. So, okay to, pero it's markedly different from the Delphine petition. Yung Delphine rules. Yung Comelec Resolution 2500, if I'm not mistaken, dun sa unang petition sa Comelec, nag-a-allow sila ng setting for schedule yung gathering of signatures. Okay. So kasi under the supervision ng Comelec yan, para kang nag-election. Okay, eto ba ang ngayon nangyayari? In other words, may participation kaagad ng Comelec. Yes, eto wala eh. Eto wala. Kasi eto wala nangyayari ngayon. Actually, have talked to some of the consultants in this PA thing. And then sinabihan ko si kanila na take note of the PI procedures kasi wala pa malinaw na kailangan from the start nakapatok ang Comelec diyan. Actually, medyo nakakagulat rin kasi itong rules na to were promulgated August 2023. Wow. Anticipated nila. Umuugong na yan noong pa man. Hindi lumabas agad itong balita na ito. Yung August, meron na pala? Meron pala. Kahapon lang lumabas. Comelec chair. About 2 weeks ago, I was having a meeting with one of the consultants in this PI. I pointed out that wala pa kayong IRR. Meron eh. Meron na pala.
Pero kahapon lang natin alam. Oo, oh, yun nga ako nga, hindi ko alam. Although they passed it noong August 2020. Ayan. Hindi nila sinabi. Walang pinag-iba yan. Bayan sa tungkol sa ginagawa dyan sa West Philippine Sea. Talks of war. Talks of war. Ito, talks of cha-cha. Minsan meron yung PLA. Lalabas na lang yung sorbetero dyan ni PLA. Mga ganon. Kasi po ngayon, kung saan saan galing ang information. Ng PLA. Hindi natin alam kung saan saan galing ang information. Puro talks. Yes. Kung di natin alam. Ngayon, kung nakapatong ang COMELEC dyan, iisa lang po ang magiging source ng information. Which is the COMELEC. And therefore, magiging transparent. No, but therefore, maayos. But the COMELEC has already said no. This particular thing will only come before us once the petitions are submitted. Oh, kasi yun naman ang rule. This is totoo. Yun din naman yung batas. Yun naman talaga. Yun yung they can always monitor whether the petition or yung mga gumagalaw following the COMELEC rules. Hindi po COMELEC ang magdidikta, etong gawin nyo, hindi ganon. Hindi. They can always monitor, sinusunod nyo ba yung aming resolution 10650. Hindi gagawin ng COMELEC yan. Hindi. Correction. Hindi pwede. Wait. Correction. Yung resolution 10650 was promulgated January 31, 2020. Ah, matagal na. Di remember kasi merong supposed cha-cha before. Yung ano, revision ng constitution. Federalization. To, ano, federal. Merong commission. Iba yan. May constituent. Puno. Lambino. Hindi. 2020 to. Yun yung ano, federalization. Ito yung, di ba nagkaroon ng Puno Commission? Yung Puno. So they were supposed to go to. But they never used it. But it never happened. So, merong kasi, bakit lumabas yung August 2023? I think there was a petition, hindi inanan ng Supreme Court, which the Supreme Court did not take cognizance of. So yan, hindi siya nagamit. Ngayon, ang problema is, yun nga, kailangan i-resolve, it won't be the COMELEC who will resolve this, yung decision ng Supreme Court dun sa Santiago case. Kasi categorical yun eh. Hindi pwede yung 6735. Inulit pa sa Lambino, we will not revisit. In other words, hindi nila uulitin or even ibabawiin yung Santiago case. Hindi nila babawiin yung ruling nila doon. So, may kinalaman kaya yung PI, yung cha-cha niya, renewal. May kinalaman kaya sa EDCA? EDCA? It may be possible kasi under the Constitution, 1987 Constitution, di ba may mga tungkol sa nuclear, etc. It is possible. At any given time, galawin din yan. At any given time, once there is already a decision na ito pwedeng constituent assembly ganito ganyan, pwede na nilang galawin yan. Lahat. Kasi nakakapagtaka, all of a sudden, biglang lumabas. Walang agenda yan. Wala sa kaplano-plano si President BBM. Yeah. From the start, sinabi niya na yan. He actually announced na wala tayong panahon sa cha-cha because we have a lot, ang dami naghahabol tayo. Sinabi niya na it's not our priority. It's openly, not our priority. Sinabi niya po yan. Eh, biglang-bigla ngayon, walang kaabog-abog. Pagpasok ng taon, meron ng cha-cha. Saan ang galing yung... So, hindi pwede pong anticipated na ng COMELEC. Sinabi na nga ni Trixie, 2020 pa pala yun. January. So, pati ang COMELEC nagulat dito. Sa cha-cha. Sabi ni... Biglang-bigla meron. Ay, hindi. Saan ang galing yan? Sabi ni, ano, sabi ni... Chairman. Manu Michel. Si Manu. Alam na ninyo yan. Kaya, nasa budget eh. Nasa budget niya, 12 billion. yun. Alam niyo yan, nilulungo niya. Yung budget. Yun ang sabi. Sabi ni Manu Michel. Lima Excel, sabi nung, sabi nung kasama niya sa Congress, Manu, malaka kasi. Attend ka na. Attend ka na ng meeting. Kasi po, yung budget, Department of Budget, tinapyas yung budget ng COMELEC. Eh, naghahanda yung COMELEC sa pagbabago ng ating sistema, yung automated, everything. So, bakit tatanggalin? So, ibinalik ngayon ng Kongreso yung... 13 billion. 12 billion. Eh, 17 nga yung tinanggal eh. Well, actually, it's not really intended only for people's initiative. Hindi nga, wala yun. Wala nga, people initiative. So, hindi talagang dun sa ano. Sa lahat-lahat. Sa lahat-lahat na yun. Dahil na... Babysit, lahat. Pero alam mo si may kuya. Pero later on kasi pwedeng i-realign yan eh. Total na sa inyo yung pera eh. Oo.
alam mo naman, pag ako, antay ako dyan, di syempre gagawa ako ng kung ano-ano, di ba? Ganun lang yan. Teka, nire-rewatch ko yung video. Di ako na, walang look ko yung style niya. Nire-rewatch ko yung video, walang placard doon na nuclear power pa rin. Wala na, so hindi, kaya hindi. Maganda yung video, ha? Maganda yung video. Pero kanina, Larry, pinag-uusapan nga namin. Ano, talagang PR work eh. Hindi, kanina nga, pinag-uusapan na sinabi ka ni Trixie, kung ako si Anthony Abad, definitioner for the PI, magagalit ako eh. Ba't nyo, sinasabay yung video na yan? Wala naman yan. Saka na yung video na yan. Eh kasi, hindi ma, ano, dun pa lang ina-argue na yung mga possible positions na ipapasa. Eh nandun pa lang sila sa expansion ng ano, ng powers ng House. So, ako ini-expect ko, may kalaban na kagad sila sa Senado. May kalaban na kagad sila. Tapos pag pinasok mo yung possible ano, amendment actually, na. Ang naging problema dati ng constitutional amendment is yung Senado eh. Kasi always they insist that they should be voting separately. Eh, in the constitution, ang linaw ng sinasabi ng constitution that Congress voting as one. Ang Senate kasi is part of Congress yan eh. Oh, no, upper lang sila, upper house lang. Everything is the legislature. Kaya nga, there will be two. Kasi ako, pag isipin mo ha, napakahirap na maisipin na yung ginawa ng 300 congressman ay haharangan lang ng 24. Ng 24. Hindi nga 24. Di 13. Bakit 13? Majority. Oh, majority. 3/4 eh. Three-fourths. Nineteen. Isipin mo yun. So yan ang mga magiging issue later. Pumunta sigurado to sa Supreme Court. Sure yan. Ako, and jurisprudence will once again be enriched. Pero sana naman may project manager para ayusin yung kumpas. Alam mo, ang ano dyan, ang dapat na baguhin muna nila. Tingnan muna nila kung ano naging reason doon sa Lambino case, kung bakit ng Supreme Court yun. Mali kasi yung procedure. Yung procedure. Ngayon, ang naging procedure din nila, sangayon doon sa mga nababasa ko, kagaya doon sa Davao, itong si Congresswoman Party List Migs Subiri. Migs Nograles. I'm sorry. Kapatid Migs. Si Migs Nograles, nagpapapirma din. At ganun din si Congressman Garvin, doon naman sa Bicol. Pero kasi hindi siguro nila na overlook nila yung supervisory role ng COMELEC even in those signing. Wala sa COMELEC. Wala sa role sa COMELEC. Kaya nga sinabi na ng COMELEC, mas maganda tayo. Sasama lang kami dyan once na nasan bin nasabi. Wala yan. Kaya nga. Pero bakit sila may rules? Hindi, ang rules nila, sinasabi, meron silang rules. Hindi, ito yung tanong ko. Ito yung tanong ko, attorney. Meron kami rules tungkol sa paano niyong gawin yan. Okay. Sino ngayon ang magbabantay na nasusunod yung rules? Hindi ba COMELEC yun? Hindi. So therefore, initially, meron ang participation ng COMELEC. Kasi kailangan bantayan eh. Ang isang naging issue kasi dati, Yung authenticity ng mga signature. Isa pa yan. Tama nga eh. It will still be an issue. Kasi lalo na ngayon, dahil wala nga. Kaya nga ako, ang suggestion ko dun sa mga tao na nasa likuran niya, ng mga consultants niya, sabi ko, ayusin niyo muna yung sa COMELE kung ano talaga yung well-defined na kasi dito, na IRR. It begs the question. Yan bang people's initiative ang tanging paraan para maamendahan ang constitution? Hindi. Marami pang iba. Kung magulo yan, bakit yan ang pinupursu natin? Kasi yung pinakamadali. Kasi dahil doon sa pinakamadali yan. Question ng Senado. Na yung sa Senate. Ganito yan. Kaya yung Senate, Hindi lang yun. Madali. Pag nagmamadali ka, people's initiative. Hindi kon-kon?
Kamahal nun. Kamahal. Magastos yun. At saka mabagal yun. My God. Although, para sa akin, ang budget na pinakamaayos yun. Actually, ang magkano ilalagay mong budget dyan for such an important undertaking? Mm-hmm. Yung con-con talaga. So, yung argument na mahal yan, I don't buy it eh. Yung con-con, pinakamaganda talaga yun. You elect your representatives and then they go to the convention armed with the certain things. And doing their own thing. At the same time, Congress is still functioning as Congress. Yung con-con, kumaga, hiwalay, gawin nyo yan. Kaya mas matipid kung gawin na lang silang constituent assembly. Yun lang naman yun. Kasi, hindi nga meantime, wala tayong ginagawang batas. Hindi, wrong naman. Kasi may mga committees naman yan eh. Okay. Pwede naman na mag-assign ng committee na mag-review and then ito yung i-report. Mas mabilis pa ka mo. Mas mabilis yun actually talaga. At mas matipid. Eh kasi sinasabi ng iba, kaya daw nagkakagulo dyan, sinasadyang magkagulo, kasi kasama yan sa destabilization. Malayo na yun. Okay pa yung EDK eh. Nilagay mo naman. Eh si Acorda nga, sinama na eh. That's a stretch. Kaya nga siya nagkaso na eh. Kinasuanan niya yung si General Macanas. Kasi nagmarites siya, So hindi kasama yung EDCA. Hindi kasama yung Distab dito. Wala sa placard. Pero ako, eh yung Brown of Tapanay. Tama si Bob John. Hindi rin kasal. It's possible na yung dyan sa EDCA, may connection dyan na probably in camps. Yes. Outside the camps, some American establishments can be put up. Yes, mga ganun. Pwedeng bumili sila lang. Kasi nakakapagtaka all of a sudden, biglang-bigla, meron tayong issue sa Chacha. Last year, the whole of last year, wala tayong pinag-uusapang ganyan. Ito na lang, biglang nagulat tayo, merong nagpapapirma. Ako, advocate ako ng constitutional reform. Reform, yes. In fact, I believe that one of the solutions in our poverty alleviation efforts is yung baguhin talaga yung constitution. Yes. Kasi kaya walang masyadong malaking mga factories dito ng mga multinational. Kasi takot sila eh. Mm-hmm. Gaya niyan. Uupa sila ng uupa. Eh, pa-increase yung upa. At tapos wala naman silang kasiguraduhan kung halimbawa, they can stay in more than 25 years. Mm-hmm. Eh, samantala kung pag-aari nila yung lupa, then they can really put up manufacturing plants here na hindi sila worried dun sa escalation ng rentals and everything. Yes. Pero ang worry dyan, Tony Kidlat, siyempre, magiging speculative. Why? Bibili ng factory, tapos sasabihin, after so many years, it's not working eh. Mm. Co-convert namin sa real estate. Mm. What Taiwan did, okay? Meron silang ganun. Kung ikaw gusto mong pumasok, magtatayo ka ng factory, you can buy the land. Yes. Para assure yung iyong pwedeng cost. Ganyan. Pwedeng okay? Lagyan ng ganyan. But, conditions. Pag hindi na ginamit for a factory, bibenta mo sa government. Sa government. At the same price that you bought it for. Oo. Yan ang, workout ng Taiwan naman. Pwedeng meron. Can that be accommodated under the present constitution? Yun ang cannot be. Yun na yung problema eh. Pwede kayong mag-aari. Safeguard siya na pag ayaw mo na, pero ang workaround dyan, sinasabi nila, yung long-term lease is good enough as ownership. Okay. Yes. Pero yun ang sinasabi nila, long-term lease, ganun din eh, mura din yun. Pero may mga iba kasi ayaw nila. Pero kasi in business, in general, it's better that you own the property. Kasi sa lease, pwede pa kayo magkagulo eh. Yung long-term lease, maganda kung 150 lang ang lease po. Ikaw naman, Bendia Corner. Edsa? Ako? Long-term lease? Okay. Expo? Tama. World Expo? Long-term lease kung 150. Hindi 150 yun, sobra ka naman, piso lang eh. Piso lang. Meter eh. Pero teka, meron na tayong mga BOT. Build, operate, own. Ayan. Alam mo, kung ako yung mga nag-object, sige, magpabirma kayo. Iisa lang mangyayari sa inyo later. Magdadala ako ng 10 pipirma na hindi sila. Tapos na yan. Oo nga. Agad!
Nandiyan pangalan ko, pero... Pagdating ng verification, itong tao na ito, patay na ito eh. Kinuha mo lang yung ano, pangalan. Pangalan dyan sa sementeryo eh. Ang dali-dali, ano? Dali niya. Tapos sa verification. Meantime, meantime naubos na yung budget. Naubos na, budget na. Tapos na yung budget. Ganun. Misteryoso pa rin sa akin, saan galing yung pera? Hanggang ngayon, wala akong trace. Kung sino-sino natin. Ano, well, in fact, sinabi ko rin nga nung Edsel yan, na hindi niya sinasabi na government funds. Oh. I mean, I would like to make it clear that I am not saying that these are government funds. Eh, saan nga galing? Eh, it could be private or ano. Or kailangan mahanap natin yan. Amla! Amla! Amla, pare! Amla? Oo. Oh. Kailangan ba? Hindi, hindi no, naman siguro galing hindi naman siguro galing sa Maharlika yan. Naku. Alalong, wala pang wala pang pera. Oh. Ano, CIA? Yeah. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Hindi naman gagastos ng ganyan yan. More on this later. Pagbalik ng Karamuan ng Aras natin. Doon, eh kung CIA yan and magkakaroon ng chance ang US companies na makabili ng lupa. Eh, di ganun din yung Chinese. Ang oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola! The DWIZ.